Magandang araw mga ka-farmers, mga ka-agri, mga ka-pechay, mga kagulay, kabutil, kabinhi. Magandang buhay at magandang araw sa atin lahat. At ngayon na dito tayo para mag-harvest ng konting pechay or mayakuan lang tayo. Kukuha lang tayo ng dalawang bale. Ang tawag dyan, yung ganyan o, na supot. Yung ganyan, transparent. So kasama natin si Pidnap tsaka si Tatatang, nandun siya, nagtatanggal lang damo ng mais. So ngayon, harvest tayo, samahan nyo kami guys, mag-harvest. So sa mga nakaraang videos natin, so tinuro na rin natin, tinuro daw mabilis lang naman mag-harvest ng pechay, ano? Hindi na kailangang kwan, hindi na kailangang ituro. So yun lang naman, kailangan mo lang naman kan, parang tinuturo pa rin, ano? Lagyan ng allowance na ganyan, no? Half inch or 1/4 inch. Ayan, para hindi, sabi kasi ni Tatang mas magtatagal daw yung freshness ng dahon niya pag hindi naputol o natanggal yung mismong tangkay. Guys, harvest na tayo guys. So wala tayong tagahawak ng kungkan, camera, so ako na lang yung isa. Masayang mag harvest lalo na pag nag-abutan na ng bayad. Joke lang. Kaya ganun, ano, sabi nila, money can't buy happiness, sabi nila. Pero kung makakatanggap ka naman ng cash, sumasaya ka naman. Pero kung wala kang, wala, mahirap, kumbaga walang pera, namang problema, na-stress, lumulungkot. So, ibig sabihin ba, nakakapagbigay din ng saya pag may pera? Mukhang pera ba? Hindi, gapa. So, yun. Pero, actually, ang pera naman is, kan, hunting kwentuhan lang tayo, guys, habang nag-harvest tayo. Ang pera naman is, kan, parang kasingkan yan, eh. Parang, tool. Pag sinabi mong tool, kasi, kung ikaw, isang programmer, so, para siyang computer, hindi mo magagawa yung trabaho mo, hindi ka magiging, isang programmer kung walang computer. Sa pagluluto naman, sabi ko kanina, ang pera is tool, instrument para makaluto ka. Tulad niyan, may kawali, may apoy yung kan, yung yun, gasol, lalo na ngayon guys, nagtaasan na ang kan, presyo ng nagsimulang nagtaasan ng presyo ng petrolyo. Kaya ang nangyayari ngayon, nakikita ko yung mga memes nga sa kanya, Facebook, mga ganun. Sa mga social media, SOCMED. Kikita mo yung mga memes na pinakamahal daw na pasyalan ngayon is gasoline station. Yun daw yung pinakamahal ng pasyalan ngayon. Pinakamahal na pasyalan. So, nakaka, siyempre, good vibes kahit papano, kahit ganun naman ang Pilipino. Bilid ka sa pagiging resilient. Kahit may mga problemang pinagdadaanan, nakatawa pa rin, na tumatawa pa rin at naka-smile pa rin. Ganun yung mga Pilipino, kapag Pilipino natin. At may problema, kahit may pinagdadaanan, kaya pa rin mag-smile at tumawa. Nadadala niya pa rin yung problema. Kaya ganoon naman, 'di ba? Ganoon naman din ang buhay talaga. Kahit sa farming, marami ka ding pagdadaanan. Minsan namumu problema ka rin, pambili ng abono, pambili ng mga inputs, mga kuan mo kailangan mo sa kuan. Expenses, pag-provide ng expenses para sa tao, para sa lahat ng kailangan ng pananim. Land prep yung tawag doon,
tractor, mga ganun lahat. Insecticide, mga abono, lalo ngayon, pagtaas ng gasolina o petrolyo. Kaakibat nito, pagtaas din ng mga bilihin. Ang good news naman sa atin, tumaas din daw ang presyo ng pananim natin na petchay. Itong gulay na petchay. Kaya pa ngayon, pagka nagbenta ka, okay naman yung presyo. Aga ng Diyos. Ayun guys, lagay ko lang dito.